isang mapagpalang umaga, hapon, tanghali at gabi. At nandito po tayo ngayon at nandito kayo naka-tune in po sa ating katotohanay, ating pag-usapan YouTube channel. No? Sa pagkakataong ito mga kapatid, ay papakinggan muna natin ang video naman nitong ating kaibigang si Edward ng isang Sabadista o SDA na isa ding Ilonggo speaking po yan mga kapatid. No? Papakinggan natin and then we will have also a commentary. No? Magkakaroon tayo ng video reaction dahil gusto ko pong ipaalala na itong ginagawa ko ngayon ay pag-react lamang, no? Dahil sa na-involve na naman ang simbahan kasi claim nila, no, ini-interview nitong Edward yung dati daw umano na isang madre, claim nila yan na ito ay sinabihan daw ng isang pare na yung kinaaniban niya o sinamahan niyang 70 Adventists, no? Yun daw ang totoo na simbahan, tunay daw ito. So we will investigate mga kapatid sa pagkakataong ito. Ano nga ba talaga ang totoo? Ano ba talaga, kuya? Ano ba talaga yung katotohanan tungkol po sa isyung ito? So pakinggan natin mga kapatid si Brother Edward at saka si itong pinakilala o manong madre na nagkatotohanan. Ano nga kamaturan nga nakita mo or ang light nga nakita mo diri sa Adventist kung nga nagpatugmaw ka? Be... Yan. Tinatanong ni Edward kung ano daw yung katotohanan ng nakita niya sa Adventista, kung bakit siya nagpabinyag. Ito po yung sagot. Ang sige mo na to sang among pare, ito malangan yung tagpuan ko to. Ito daw, dahil daw sa sinabi ng pare na kanyang pinantahan sa among pangadlaw ng araw na yon. Siya. Ni confirm ni Digman sa akin mo siya. Minsak ko din naman ang dalaw mo. Minsak ko. Dahil daw, kinonfirm ng pare sa kanya na tama daw yung Sabado. Okay? Ang Domingo na iaamin. No, ang Domingo daw gawa-gawa lang ng nasabing pare. Sabi yan, ng pinakilala ng madre. That's all. Ina ba lang Adventista na ba lang simbahan na? Kasi Adventista na ba lang? Ang mabing ba lang ang matuod gidya ba lang simbahan? Yan. Sinabi daw umano ng pare na ang 70 Adventists, yan daw yung tunay talagang simbahan. Yan. Ang claim, sinabi na yung daw na 70 Adventists na yan mga kapatid, ang tunay na simbahan. This is according to the claim of that woman na pinakilala ang madre umano ni Edward. Okay? Totoo daw ito. Tunay daw ito na simbahan. Well, mga kapatid, maya-maya po maipapakita ako sa inyong katotohanan na talagang ito yung magbubukas sa mga isipan ng mga tao. Katulad po sa sinasabi sa 8:32 ng ating Panginoong Jesucristo ng Juan. Sabi ng Panginoon dyan sa Juan 8:32, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Makikilala nyo ang katotohanan niya, sabi niya sa 31, at ang katotohanan ang magpapalaya. So ito na, makikilala nyo mga kapatid, and sana po, no, sa mga nakikinig, nanonood ngayon ng mga 70 Adventists na nakiklaim na sila yung totoong simbahan, katulad ng claim nitong nagpakilalang madre, no, pinakilalang madre ni Edward, katulad po nila, no? Makikita nyo po mamaya ang aking ipapakita sa inyo. Sana po ay tanggapin natin ang katotohanan. Huwag nating i-ignore. Sige. Kung natukdan na ninyo dito ng umana ang Sabado sa mga Adventista, padahal yung pagdito. Yan. Dahil daw kung natuklasan niya daw doon yung Sabado, no, pa, ay patuloy lang daw, no, doon sa 70 Adventist, patuloy lang daw sa pagsasama sa Sabadista. Dahil sabi niya nga, no, according sa kanya, ang claim ay totoo daw ang Sabadista o ang 70 Adventist na simbahan. Yun daw yung tunay, yun daw yung totoo. Dahil sinabi daw ng pare na tama daw yung Sabado at gawa-gawa lamang ang Domingo. Sabi niya, or ang Linggo. Pag amugin na ang matuwi mo simbahan, ang 7th-day Adventist. Dahil sabi niya, dahil yan daw talaga ang tunay na simbahan, ang 7th-day Adventist. We'll see. Yes. Pag pumagpadayon daw niya dito, tugtog sa katapusan, mamaluwas agin. Yan.
Sabi pa ng ano to, ng babaeng to, na kapag nagpatuloy ka daw doon sa 70 Adventists hanggang sa katapusan, ikaw ay maliligtas. We will see after na mailatag natin ang reference natin mamaya kung yan pa ba talaga ang katotohanan maipapakita. Hindi ka ba nabaliin yung mga kaparilaan sa pamatuloy ka? Nagwa siya, padayo na niya pagservisyo di hapon, pero later on ang Ginoo nag-guide sa iya kung nakita niya ang kasanag, ang kamaturan. Sabi nitong Edward na ito na na later on daw no, sa paglabas na lumabas daw sa simbahang Katoliko itong babaeng ito at nakita yung liwanag ng katotohanan. Tugtog nga na bato niya. Hanggang daw na natanggap niya ang buong na tinatawag na Seventh-day Adventist. Amo na ang story sa aton nga abyan na si Ma'am Gumana, retired na nga teacher. Nagkaroon sana ka yan, si Ma'am Gumana. Anong pangabudlay sa Adventist na Septimo Dia, dere sa Negros Occidental. So, salamat din sa imo nga testimony. Yan. So, particularly pala mga kapatid, nasa Negros pala yung location nitong Brother Edward na ito, no? So, yan po yung mga claim nila. Yan po yung mga claim nila na inaakala po nila na katotohanan na para po sa kanila. So, tingnan natin. Tayo naman po ngayon ay magre-research, no? Research natin. Sa patas na pagre-research ito po ating natuklasan mga kapatid. Dito sa Britannica, no? Britannica.com, no? Kung meron pa kayong mga internet dyan, buksan nyo po. Ah? Hindi po ito galing sa akin, kundi research po galing ito sa Britannica. Titingnan natin, timbangin po natin. Unahin natin yung Seventh-day Adventist, tapos yung Roman Catholic. Sino ba talaga ang founder nito? Sino ba talaga ang nagtatag ng Seventh-day Adventist? Totoo ba talaga na tunay na simbahan ng Seventh-day Adventist? Ayon po dito mga kapatid sa ating source, eto, Seventh-day Adventist. Ayan. Member of the largest organized modern denominations of Adventism. So, ibig sabihin hindi ito nag-iisa na Adventism. One of the more organized modern denomination, no? Member of the largest organized denomination of Adventism. So, alam natin, no, marami pa yung maliban sa Seventh-day Adventist, may pang ibang mga ibang mga Adventist. A millennialist, Christian, sect, oh, ito, take note mga kapatla, a millennialist, yan, Christian sect, founded in the United States. Wow. Saan ba located si Jesus Christ? Sa United States? No? Anong taon ba ito? In the 19th century. In the 19th century, na kung titingnan natin itong Adventist na to, may nakalagay dito na C Adventist, tingnan natin, no? Adventist, member of any one of the group of Protestant Christian. Yan pala klaro mga kapatid, hindi ito tatag ni Kristo. Hindi ito tatag ng Panginoong Hesukristo, kaya fake ito. Peke po ito mga kapatid, peke, no? Dahil dito sinasabi ang Adventist na ito na kung saan inililing itong reference na kung saan ay connected dito sa pag-aaral natin sa history sa 70th Adventist, ito ay tinatag 19th century sa United States at connect ito 70th Adventist, ibig sabihin ito ay one group of Protestant Christian. So hindi po tatag ni Kristo mga kapatid, klaro 'yan. Pero isa sa Protestanting Kristiyano na simbahan that trace their origin to the United States, hindi to the Jerusalem or to Jesus Christ. Wow! No? Kita nyo mga kapatid, kung tayo po ay mahilig makinig, no, sa mga propaganda, sa mga magagandang salita, well mga kapatid, no, the possibility for us will be maluloko tayo, no? Madedenggo tayo mga kapatid. But we have reference here na 19th century, in the mid-19th century, and that are distinguished by their emphasis on the belief that the personal visible return of Christ in glory, the second coming, is close at hand. So, malapit na malapit na. Kahit na tayo, naniniwala din malapit nang dumating ang Panginoon. A belief shared by many Christians, kahit na nga yung claim na noon mga kapatid na to 2012 ay guguna na daw mundo, ay isang Sabbatista din ang nag-claim noon. Grabe bro, hanggang ngayon buhay pa tayo, no? Buhay pa ang mundo.
Right, so false prophet talaga mga kapatid. While most Adventist group remain relatively small, yan, the Seventh-day Adventist Church has become a significant global body with congregation in more than 200 countries and a membership of more than 14 million. Okay? Adventist is rooted in the millennial expectations recorded in the Bible. Also, grabe, no? From their biblical study, the Adventists came to believe that the second coming Christ will separate the saints from the wicked and the inaugurated his millennial 1,000-year kingdom. The Adventist emphasis the second coming led many of them to predict the date of its occurrence. So, delikado talaga mga kapatid, if you just want to read the Bible, read and read without any understanding, proper understanding of it, maliligaw ka. And you know what, my dear brothers and sisters, kung babasahin na natin, no, we scroll down dito po sa definition ng sa sa pag hanap po natin ng history ng Seventh-day Adventist, no? Pangalan pa lang alam, no, Seventh-day Adventist ibig sabihin Protestantism. It's not an original, no? Protestantism, nagprotesta ito. So nagprotesta ito, hindi ito original, hindi ito tunay, hindi ito totoo. No, huwag kayong magpaloko. Dahil ang totoo yan, si Ellen Good Harmon White, American religious leader, oh, pakinggan nyo mabuti ha, born on November 26, 1827, Gorham, Maine, USA, died July 16, 1915, St. Helena Caliph. Yan, grabe, no? Was an American religious leader who was one of the founder. Oh, tama si Amikan. Dahil si Ellen Good White ay one of the founders of the Seventh-day Adventist Church and was prophecies and other guidance were central to that denomination's early growth. One of the founder, isa sa tagkatag si Ellen Harmon White. Now, Ellen Harmon sustained a serious injury at the age of 9 that left her facially disfigured and for some time unable to attend school. Her education ended with a brief period at the Westbrook Seminary in Female College of Portland, Maine in 1839. The following year, she underwent a religious experience in a Methodist. Ito, sa Methodist pala ito nag-umpisang kanilang founder camp meeting and she was baptized in 1842. A short time later, she followed her family in becoming a follower of William Miller. So, itong sikat na William Miller na isang Methodist, mga kapatid. The Adventist prophet who was preaching the imminent return of Christ. So, ito pala si William Miller. Ito yung sinundan niyang Adventist prophet daw. Umano, okay? October 22, 1844. Undismayed later by the apparent failure of Miller's prophecy, Harmon retained the Adventist view. So dahil napalpak yung propesya ni William Miller, pero nanatili pa rin yung pananaw o view po ni Ellen Goldwhite na yung pagiging Adventist niya. In December 1844, Harmon experienced the first of what she would later claim for some 2000 vision. She began an itinerant ministry to discourage millerets, bringing news of the future and message of encouragement gained from her vision. In 1846, she married the Reverend James White. Yan, ito yung asawa niya, si James White, another Adventist minister. They traveled together through New England and gradually moved farther afield, spreading the Adventist faith. She published a sketch of the Christian experience and views of Ellen G. White in 1851, and then here supplement to the experience and views of Ellen G. White. After the Whites moved Battle Creek, Mexican, in 1855, the city became the center of Adventist activity. So, in short, mga kapatid, kung tayo ay nakikinig ngayon, in short, ang Seventh-day Adventist po ay hindi po yan, no? Hindi po yan at impossible to be founded by Jesus Christ. So, it's impossible to be founded by Jesus Christ.
Hindi po pwede na si Kristo, no, ang nagtatag ng simbahang Sabadista, no? Imposible po 'yan, mga kapatid, na si Kristo ang tagtatag, no, ng simbahang Adventista o Seventh Day Adventist. Napaka layo pong mangyari na si Kristo ang nagtatag ng Seventh Day Adventist. Kaya itong claim po, mga kapatid, dito po sa interview ni Edward, no, sa isang nagpinakilala niyang madre na convert, ay naku, panuloko pala 'yon, mga kapatid, no. Isa pala yung malaking kalokohan, no? Isang malaking panluloko 'yon, no, sa mga tao na nakikinig sa kanila, sa mga tao po na nanonood sa kanila. Gumawa ng his history, hindi po 'yan history na legit, kundi his story, no. Grabe. Kaya nga sa pagkakataong ito, pwede po tayong magnilay, pwede po tayong mag-isip-isip ng mabuti. At makita po natin yung katotohanan. At alam na po natin, mga kapatid, sa sinasabi nga ng Biblia, ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. So, sa mga palaging magki-claim dyan na Seventh Day Adventist ay tatag ni Kristo, naku, inapinakita po natin sa history na malayong malayo po na ang Adventist po ay tinatag ni Kristo, no? Ginamitan na po natin ng referensya, no? Referensya kung saan ay konkreto pong napakita natin, mga kapatid, na napakaganda yung pagkasabi doon na ang Seventh Day Adventist ay 19th century lang pala, no? 19th century. So meaning to say, hindi po yan tinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil hindi naman po 19th century nag-exist yung ating Panginoon. Hindi naman po 19th century siya nagpakatao, si Jesus Christ, no? Hindi po. Kaya nga, imposible talaga na maniwala tayo sa haka-haka lang, no? At yung ating reference na ginamit ay, ano yon, Britannica, no? Britannica, which is trusted naman po ito, no? Legit naman po ito na reference para po sa mga history. At kung tayo naman po ay magbabase naman, no, dito po mismo sa Britannica, dahil lang ating simbahan ay naniniwala na mayroon itong apostolic succession to trace na ito ay tatag talaga ni Kristo. So tingnan natin, dahil ang ating simbahan may tinatawag na Pope o Papa, ito po, ipakita po natin sa inyong lahat, no, ang katotohanan po tungkol dito, para mas maging malinaw po ito sa ating lahat. Ito, ayon din po dito sa Britannica, no, Pope or Roman Catholicism, yan. Pope in Latin, Papa, the Greek Papas, Father, the title since about the 9th century, okay, of the Bishop of Rome. The leader of the Roman Catholic Church, it was formally given especially from the 3rd to 5th century to any bishops and sometimes to simple priests as an ecclesiastical title expressing affectionate respect. In Eastern Orthodox churches, it is still used for the Patriarch of Alexandria. The Honorio Pontificio, the official directory in the Holy See, describes the office of the Pope by the following titles. Okay, pag sinabing office of the Pope, ibig sabihin Bishop of Rome, siya yung Vicar of Christ, yung Vicarius Christi, hindi yan Filede, yung sinasabi na Vicar of the Son of God, no? Sinabi ng Seventh-day Adventist na mga peking reference din. Ibig sabihin, Vicar of Jesus Christ, Successor of the Prince of the Apostles. Siya yung tinatawag din na Supreme Pontiff Universal Church, Patriarch of the West, Primate of Italy, Metropolitan Archbishop of the Province of Rome, Sovereign State of the Vatican City, Servant of the Servant of God. Ito, dito yun, Servant of the Servant of God. Okay. The title Papa or abbreviated PP is officially used only as a less solemn style. Ito po, mga kapatid, ha? O, tingnan natin. Trace natin. Sino nga ba ang unang Pope ng Iglesia Katolika? Sino? Ito, ho. Okay. First Pope natin, Saint Peter. In the year, 64. Oh, grabe, no? Up to the year 64, si St. Peter, yan. And then, ang pumalit sa kanya, si St. Lenos. Then, Anacletos, no? St. Anacletos. And the next is si St. Clement. Si St. Clement ito, mga kapatid, ay nasulat din ito sa Biblia. Okay? Then, next to Anacletos the First,
is si Saint Avaristus, sunod si Alexander, hanggang po dito sa pinaka latest pope, no, sa list of pope, mga kapatid, ha, papakita natin sa inyo, no, i-scroll down natin hanggang sa pinaka latest pope natin, Pope Francis the First. Yan, siya ang pope from the year 2013 up to the present po, mga kapatid. See? Kitang-kita nyo, mga kapatid, ha? Meron tayong history that can trace that the pope or the first pope of the church ay nang mula kay St. Peter. Si St. Peter talaga yung ano, yung unang pope ng simbahan. So, wala na pong iba, mga kapatid. Huh? Si San Pedro talaga. It means, no, totoo talaga, tunay talaga na ang simbahan ay merong apostolic succession. At dahil meron itong apostolic succession, no, ito rin ay nagpapakita talaga ng katotohanan na ang simbahan, no, ay galing kay Kristo. Dahil ang unang Santo Papa nitong simbahang ito, walang iba kundi po si San Pedro. Na kung babasahin po natin sa Biblia, si San Pedro mismo ay binigyan, no, binigyan ng Panginoong Jesucristo ng klarong pagpapahayag, no? Ito po, no? Ito yung sinasabi po sa Biblia, basahin po natin, no? Ang sabi ni Jesus Christ, sabi ng Panginoong Jesucristo, dito po sa Mateo 16 at ang talata po ay 18. Ito po, mga kapatid, ang ating mababasa. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So, sa pamamagitan po ni San Pedro, itinayo ang simbahan o ang iglesia, at ang itong naging way sa pagkatatag ng simbahang tatag ni Kristo na si San Pedro ay ang unang Santo Papa ng simbahang Katoliko. Now, hindi to ano, unbroken succession talaga, no? Walang pagkaputol ang authority from our Lord Jesus Christ, no, na ipinasa kay Saint Peter, na ipinasa hanggang ngayon sa kapanahunan natin in the presence kay Pope Francis po, mga kapatid. Klaro 'yan. So ibig sabihin, ang Seventh-day Adventists na nagki-claim na sila ay tatag ni Kristo, fake. Fake po 'yon. Nabasa natin kanina, nakita po natin kanina, sila ay founded, no, sa USA. Ang nagtatag, no, one of the founder of the Seventh-day Adventists, Ellen Gold White, no, siya po ang isa sa nagtatag ng Sabadista or Seventh-day Adventist. Kaya nga hindi po sila at malayo po sila, malabo po sila na maging tunay at totoo. At tungkol lang po, mga kapatid, sa sinabi kanina na dahil do sinabi ng pare na tama daw yung Sabado at gawa-gawa lang daw yung Linggo, no? Okay. Kung ako ang nakaharap nito at kung nakikinig man itong in-interview ni Brother Edward or ikaw man, Brother Edward, ang nakikinig, ang aking tanong, sino yung pare na nagsabi sa kanya na ang Sabadista or Seventh-day Adventist ang totoong simbahan? Sino ang pangalan ng paring yun? No? Saan siya na-ordain? Para matrace natin kung totoo ba talaga, makita natin kung may katotohanan ba talaga. Kasi baka... granting without admitting, no, baka tama siya na sinabi, kaya nga matrace natin para may disciplinary reaction po ng magagawa, no, kung may ipapakilala sila. Kasi naalala ko tuloy, no, ang isa sa kakilala ko rin na magaling na apologist, sinabihan na ang mga rebulto daw ay tinuro ng pare na sambahin. Ngayon, itong magaling kong kaibigan na apologist, tinanong siya, sino ang pangalan ng pari? Saang diocese siya? I-re-report ko. Sabi niya, ay, nakalimutan ko na. Nakalusot. Dahil gumagawa ng kwento. Madali po, mga kapatid, gumawa ng kwento. Mahirap magpatunay nito. Kaya ngayon, oh, pinatunayan po natin, ipinakita natin with the reference, hindi ito kwento, ito ay totoo. Dahil meron tayong matibay na ebidensya na inaipakita ngayon dito. Na ilatag natin, kaya, mga kapatid, maging matatag sana ang ating pananampalataya at upang hindi po tayo madaya, no, ng ating mga kaibayo sa pananampalataya. At paki-share po ng ating live kung ito po ay nakatulong naman po sa inyo, nakadagdag ng kaalaman
Muli, isa mapagpalang gabi, umaga, tanghali sa inyong lahat mga kapatid, Prodeo et Iglesia.